sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig ng DWIZ 882. Magandang umaga, tanghali, madaling araw sa inyong lahat. Ayan, sa oras na 6:08 ng gabi, kami po ang inyong makakasama at laging katrending ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Samahan niyo po kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan ng mga trending at viral stories na nakalap ng aming himpilan. At kung nais nyo namang makibahagi sa amin dito sa palatuntunan naming trending ngayon, ay maaari kayong pumunta sa aming Facebook page at saka dyan sa aming YouTube channel. At syempre, sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jansan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At syempre partner, napapakinggan din tayo sa RPN DZBS Baguio, DXJT Davao, DZKI Iriga, DXXX Zamboanga at DXKS Surigao. Tama ka dyan partner, at syempre tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Upang mapanood ang IZTV. At syempre, pwede niyo po kaming puntahan sa aming website sa www.dwiz882am.com. Yan, partner. Syempre, pwede rin nila tayong i-text sa ating text line na 0999-376-6768. Ayan, pwedeng-pwede nyo rin i-download ang aming DWIZ app sa iOS at Android phone, DWIZ 882. At meron tayong website na www. Ay, nasabi ko na ba? Nasabi na. And sige, sabihin na lang natin na pwede rin nila tayo i-follow sa ating TikTok account na DWIZ882. O, yung Facebook page po namin ay DWIZ882, yes, no? Yes. Ayan. At syempre, bago tayo bumati sa ating mga masusugid na tagapakinig at tagapanood, ay syempre, puntahan na natin ang ating Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Report! Unahin na natin sa Metro Patrol, alamin natin ang balitang hatid ni Danny Cruz. Magandang gabi, Danny. Magandang gabi, Mara Rashid. Naging maayos ang paglunsad ng Brigada Eskwela na pinangunahan ng DepEd Malabon, katuwang ang mga barangay officials at Malabon Police. Dito nasaksihan ng mga residente ang pagkakaisa at tulong-tulong sa pagsasaayos ng mga silid-aralan para sa nanalapit na face-to-face classes ng mga estudyante ng lunsod. Ayon kay Police Colonel Albert Barot, lahat ng pwedeng itulong ng mga pulis Malabon ay kanilang ginawa para sa mga estudyanteng Malabonyan para sa darating na pasukan. Eskwela or Brigada Eskwela, at katuwang natin dito ang ating DepEd Malabon and yung ating mga barangay officials, especially ang ating mga barangay chairman dito sa Malabon, very supportive. And andun din ang ating ISCAS para tumulong. May mga pinadala tayong mga pintura para maipintura ng panibago yung mga dapat pinturahan and mga repairs doon sa mga desk ng ating mga estudyante and lahat ng pwede nating maitulong sa ating mga paaralan. And nagpapasalamat din kami doon sa mga TIPALS and mga superintendents ng DepEd at very accommodating sila sa atin at andyan yung ating kapulisan para tumulong. And sa ating Patrol 101 deployment also, I see to it na yung ating mga eskwelahan, lalo na at blended learning na tayo, mayroon ng face-to-face. And siyempre, nandiyan na yung bugso ng ating mga estudyante na papasok sa paralan. Isituit na yung ating mga kapulisan ay nandiyan during sa pagpasok and during the dismissal na maglabasan yung mga estudyante for the security of the students. Sir, meron bang ipinagbawal ang DepEd, particular sa mga vendors na didikit sa mga paralan natin? So far, yung sa mga vendors naman, in coordination doon sa ating DepEd, inaano natin sila na maging maayos doon sa malapit sa paralan and merong certain distance
magiging sila chaotic or medyo nandoon nagkukumpulan talaga sa harap ng bawat mga paaralan natin dito sa Malabon. Yan ang tinig ni Police Colonel Albert Barot, Hepe ng Malabon Police. Metro Patrol Downey Cruz, nag-uulat siya yung pilang may todong lakas, DWIC. Salamat, Sir Danny Cruz, mula dyan sa Malabon. Samantala, dakuha naman natin ang ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Dakuha naman tayo ng update mula sa Ilocos Norte dyan, kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi din kasama ng Mara, kasama ng Rashid. Ibinalita ni Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa unang distrito ng Ilocos Norte sa Provincial Universal Healthcare Summit ang kanyang mga ginagawa na sa mababang kapulungan ng Kongreso na may kaugnayan sa kalusugan at kung paano niya inuuna ang kalusugan. Inamin niya na sa kahigpitan ng pandemya ay kulang ang mga health workers at wala din ang mga kaukulang pasilidad at kagamitan sa paglaban ng COVID-19. Dahil dito, naniniwala ang diputado na kailangan meron man o walang pandemya ay kailangan mapabuti ang serbisyo sa kalusugan. Iniyag na bilang kinatawan ng unang distrito ay mayroon na siyang ipinilang limang panukalang batas na may kaugnayan sa kalusugan. Sinabi niya, daw na dito ang pagnanais niyang ma-upgrade ang district hospital sa bayan ng Bangi mula level 1 ay gawin itong level 2. Maliban dito, itinaasa niya na gagawin niya ang lahat upang maglalaan ang Kongreso ng pundo para sa plano ni Mayor Remio Medrano sa bayan ng Sarat sa pagpapatayo ng Sarat Health Center. Sa iba pang balita, kinilala ni Governor Macho Marcos Manotok ang kalagaan ng pagsasagawa ng Provincial Universal Health Care Summit. Naniniwala siya na malaking tulong ito sa programang pangkalusugan ng pamalampalawigan lalong-lalo na sa itinatag na primary goal noong umupo siya bilang gobernador ng Dalawigan kagaya ng pagpapabuti sa mga hospital at healthcare na ibinibigay sa mga kababayan. Inihayag niya na nasa tamang panahon ang pagsasagawa ng nasabing talakayan dahil sa mahigpit na pagnanais ng Dalawigan na mahanapan ng solusyon ang isa sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan kung saan halos tumigil ang mundo sa nakaraang 2 taon sa paglaban ng pandemya na dulot ng COVID-19. Kaugnay nito, ipinarating niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa pangangalaga sa Lawigan mula sa nasabing pandemya, lalong-lalo na sa mga health workers. Ipinihasa ni Governor Manotok na sa pagtatag ng UHC ay nais niya lalo pang mapabuti ang healthcare services at magkakaroon ang mga kababayan ng abot kamay na serbisyo ng kalusugan dito sa Lalawigan. Ay nating mga nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tuding lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula dyan sa Ilocos Norte. Samantala, dako tayo sa Bataan. Alamin natin ang balitang hatid ni June Bringula. Magandang gabi, June. Magandang gabi. Bahagyang bumaba ang bilang na maaktibong kaso ng COVID-19 sa buong Lalawigan ng Bataan. Bata ito sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na nakarating sa tanggapan nito si Governor Joeta Garcia. Andito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer ng Bataan. Mula sa dating 381 na aktibong kaso, bumaba nito sa 343 na lamang. Bahagyan naman tumaas ang bilang ng mga kumpirmadong kaso at ito'y pumalo na sa 39,425 makaraang magdagan ng ito ng apat na po. Habang napagtaan naman ngayon ang pinakamataas na bilang na gumaling sa loob ng isang araw sa naturang sakit. Sa iyo ngayon ay nakapagtala sila ng 73 o 77 na gumaling sa COVID-19 at ito'y pumalo na sa 37,634 ang kabuong bilang. Isa naman ang nadagdag sa mga nasawi at ito'y isang 34-year-old na lalaki mula sa bayan ng Pilar at dahil yan umabot na sa 1,448 ang kabuong bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong probinsya. Pero yung bilang na binabanggit natin, yan ay mula noong January 2020 hanggang sa kasalukuyan. Jun Brinca Naguya, Simple Metodo Lakas, DWIC. June Bringula,
Samantala, dako naman tayo sa Central Luzon. Kuha tayo ng balita mula kay Johnny Golem. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang gabi. Dahil sa patuloy na sama ng panahon at pagkakaroon ng malakas na mga pagbugso ng ulan, bandang hapon at gabi, umaabot na ngayon sa 21 barangay. Ito ang inuulat ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office na dumadanas ng 2 hanggang 4 na talampakang tubig baha. Lalo pa raw ito, pinapaigting kapag sinasalubong ng high tide ay dito sa ulat ng local disasters official sa mula sa mga bayan ng Masantol at Makabebe sa Pampanga na kabilang sa mga bayan na dito sa lalawigan na nasa high risk areas sa baha. Ayon dito sa ulat, 13 barangay mula sa bayan ng Masantol ang baha mula pa noong nagdaang linggo at hanggang ngayon ay hindi pa humuhupa ito dahil sa patuloy na pag-uulan. Samantala, 8 barangay naman na ang binabaha mula dito sa bayan ng Makabebe. Gayunpaman, ayon dito sa ulat na lokal na pamahalaan sa 2 bayang nabanggit na wala pa namang nagsimika sa mga apektado residente sa kabila nga ng ganitong sitwasyon. Bagamat naka-alerto ang kanilang rescue quick response sa personnel, kapag patuloy pa yung pagtaas ng tubig baha, nakahanda naman umano yung kanilang mga evacuation centers at mga food packs sa sandaling magkaroon nga ng mass evacuation sa kapag patuloy itong sama ng panahon at mga pag-uulan. Nakatuon ngayon ang atensyon ng disaster official sa kalalagayan itong Pampanga River na ayon sa pinakahuling ulat ay nasa normal level pa sa ngayon. Samantala, sa ibang balita, 23 ay itong nasakuti ng pulisya mula sa iba't ibang lugar sa gitna Luzon dahil nga sa pagkakasangkot nila sa illegal na sugal. Ayon dito sa ulat ng Police Regional Office 3 Operation Center sa Campo Olivas, Pampanga, 5 yung nasakuti mula dyan sa Bulacan, 10 mula dito sa Tarlac at 8 sa lalawigan ng Zambales. Ayon dito sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay bunsod nga nitong nakalap na intelligence information ng PNP na naging talamak na naman ang iba't ibang uri ng illegal na sugala dahil nga sa pagluluwag ng pamahalaan sa COVID-19 safety protocols. Gayunpaman, hindi raw magpapabaya ang pulisya sa ganitong aktibidad, lalo na sa kampanya laban sa illegal na droga at mga kriminalidad. Mula dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Anong ulat, simple lang ito, Dulacas, DWIT. Maraming salamat, Johnny Gole, mula dyan sa Central Luzon. Ngayon naman, puntahan natin ang balitang hatid ni Melvin Machado mula naman dyan sa Bicolandia. Magandang gabi, Melvin. Magandang gabi. Mainit ngayon, pinag-uusapan ang posibleng pagpapalit ng PNP Regional Director ng Bicolandia. Kaninang umaga pumutok ang balita na papalitan na si Police Brigadier General Mario Reyes ni Police Brigadier General Rodot Dimas na galing sa PNP Anti-Kidnapping Group. Ngunit bandang hapon, nang umunod may binago sa naunang direktiba kay Police Brigadier General Dimas. Sa ngayon, naghihintay ang kapulisan ng Bicol kung matutuloy ang pagpapalit ng namumuno sa pambansang pulisyan ng Bicol Region. Kamakailan ay kinilala bilang Best Police Regional Office ang PNP Bicol para sa taon 2021 at 2022. Mula sa Bicolandia, Melvin Machado, nagulat sa MP Lamay Todong Lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat Melvin Machado mula dyan sa Bicolandia. Ayan, partner. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga tatalakaying trending at viral stories, ay bumati muna tayo syempre. Hindi mawawala yung pagbati natin. Yay! Ayan, partner, mula dito sa ating Facebook Live, dito sa DWIZ 888. Ano talaga yun? 882 na ating Facebook page. Nangunguna si Miss Emma Redaha, ayan, ang mother ni Angelo Redaha. Ay, watching via IZTV. Ah, wow! Thank you so much! Sa lahat po ng ano, ha? Pwedeng-pwede niyo po kami mapanood dyan via test broadcast. So, ulitin lang namin sa digital free na IZTV. Ayan. Nandito rin, partner, si Sir John Panopio. Ayan, nakikinig daw siya habang nasa train. Wow! At si Jaros Etnemolak. Hindi ko alam kung ano to eh. Kalomente?
Baka balik Azoraida hindi pala mali. Ayung Azoraida. Pero yung pangalan niya kasi doon sa ano sa Facebook. Pabaliktad siguro 'yan. Magandang gabi. At kay Tizen Biroman, hello po. Magandang gabi. Yes, hello there. Yan. At sino pa partner? Baka may ibabatiin ko. Ayun partner, babatiin ko yung family ko diyan sa Cavite. No? Uunahin na natin 'to para mamaya tuloy-tuloy yung trending stories natin. Ayan, si Chief Engineer Manuel Valle, yung mami ko si Elvi Valle at yung mga kapatid ko, si Manu at si Mami. Ayan, babatiin ko na rin si yung Anchola family at Lopez family. Diyan naman yan sa Caloocan at yung Anchola family ay taga San Pedro, Laguna. Mm-hmm. At sa Makayan sisters, diyan naman yan sa Muntinlupa. Hello, hello. At kay Mami Rebecca, lagi nanonood yan at saka sa daddy ko. Ayan, hello there. Ayan. Sa lola ko pala nasa Batangas. Parang alam mo yung ano, yung bumabati ka sa TV. Pabati mo si ano, ganit, ganyan. Dito na po ako. Oo. At kung gusto niyo pong bumati, pwede po kayong pumunta sa aming Facebook page. Live na live kami dyan. At syempre sa aming text line, pwede kayong mag-text. Kahit sa ang flat platform. Yan. Correct. Platform. Pwedeng-pwede kayong bumaki. Kung gusto nyo marinig ang inyong pangalan or may gusto nyo ipabati on air sa mga oras na ito dahil traffic partner. Rush hour. Correct. Kaya, naku, mag-ingat-ingat po tayo lalo na ngayon tumataas sa mga sub-variant cases. Mm-hmm. Mag-ingat-ingat po kayo dyan. Okay? Pero, syempre, dahil nga trending at viral yung kailangan natin talakayin dito sa programang ito, ay papatapos talo ba ang ating mga ano baon for today's video, di ba? Ayan, syempre eto na. Umpisahan na natin ang ating mga trending at viral stories. Trending ngayon. Trending ngayon. Ayan, partner. Eto, partner. Mm-hmm. Nako, mapapasana all na lang talaga ang lahat. Nakakapuna, naririnig ko pa lang yung sana all, ha? Oo. Nako, kinabiliban lang naman ang magjowa. Hmm. Wow. Matapos parehong nagtap sa licensure exam for teachers o let board exam. Sana all. O, di ba? I told you. Parang gusto ko mag-walkout. Totoo, partner, talaga. Totoo, partner. Sabi dito, para sa secondary at elementary level sa Mindanao. Wow, talagang alam mo, pag Visayas, Mindanao, marami din talagang nagtatap dyan. Pero ito, kakaiba, tingnan mo naman. Magjowa. Wow, top one talaga? Grabe! Wow! Siguro yung isa sa kanila is secondary at yung isa naman ay elementary level. Oo, oo, oo. Diba? Wow! As in, wow! Mapapawaw ka na lang talaga. Hindi lang pala mapapasa na all ka. Relationship goals. Yes, of diba? Course. Etong si Sherlyn Hontilia, top 1 siya. Ang rating niya lang naman. 93 point something. Ay, eto partner, wag ka mag-alala, hindi kita iiwanan dyan. Partner, ilaban na eto partner, kinilala ang dalawa bilang si Marvin Nilias na nakakuha ng 94% rating na nanguna sa secondary level, habang si Sherlyn Hontilia ay umiscore naman ng 93.40% at nag-top naman siya sa elementary level. Wow! Ay, hindi naman masyadong ginalingan ang bonggang-bongga na ang taas. Grabe. Grabe. Ang taas naman. Ang galing. Kasi yung lalaki, nag-top siya sa secondary level, 94%. Hindi nagkakalayo actually yung percentage yung nila. Oo, yung rating nila. Pero, magkaibang level kasi ito. Kaya talagang, pag ganung level, hindi mo talaga marireach. Di ba? Diba? Ang galing. Ewan ko. Paano ba maging ganyan? How to be you po, di ba? Tayo kasi wala tayong mga exams-exams eh, usually, yung course natin. Oo, pre-law kasi tayo eh. Oo, ang alam ko, ganun kasi eh, di ba? Pero wala tayong board exam katulad nga ng ano. Board, bar. Bar. Siguro ano, kung mabibigyan ako ng chance, gusto ko mag-abogado. Ay, we? Oo. Ako din kasi ano eh, ang tawag na ito, masagutin ako. Ako feeling ko kasi masagutin akong tao. Feeling ko ang dami ko masyadong pinaglalaban. Ay, true. Kailangan mo yan, sis. O, diba? Bilang kilala mo ako. Yes, of course. Pero feeling ko ako yung nandun lang sa side ng court. Sabihin ko, go sis, kaya mo yan. Objection mo. Okay, kukunin kita ng jury.
Ay, sis, hindi ka sure. I told you, ang dami nating kailangan. Pero natawa talaga ako, may nabasa ako. Sabi, mahirap daw. Sabi niya, paano pag ako naging abogado? Baka daw masabi niya, pag napiko na siya, mama mo. Uy, wag naman. Grabe, sabi, mama mo. Ganon. Sino na nga partner? Di ba, o talaga, mama mo. Objection niya. Alam mo, yung mga maldita magkaaway nung elementary, ganyan. Sige, sabunutan na lang. Oos talaga ba? Ganyan yung mga ano eh, no? Dahil na pinag-uusapan na naman natin, elementary tsaka secondary level. Kasi hindi kalokohan na lang tayo. Kaya, yun lang yata alam natin. Hindi yun. Pero yun talaga, if ever mabibigyan ng chance, gusto ko mag-abogado kasi feeling ko bagay sa akin. Gusto ko naman mag-teacher. Oo, man, gusto ko na magturo. Oh, hindi isang... mag... Pero huwag yung expect na ito magtatapa. Pero huwag yung expect na gagawin ko yun. Ewan ko sa agent eh. Alam mo, totoo yun. Bagay talaga sa atin yung ano agent. Na yan eh. Baka ganyan isa yan sa mga ano, sa mga expressions ko pag nasa court. Ewan ko sa agent eh. Pero hindi natin gina-joke-joke yan. Pero kung ako kasi, gusto ko... Ito ay katuwaan lang naman mamaya. Magsabi, lo, anong ginagawa niyo? Sinasabi, baka sabihin nila, ginagawa natin joke yung mga trabaho sa court. Ay, hindi. Oh, yung hindi. Nako, dyan po bumabasi ang kinabukasan ng mga tao na nililitis. Kaya malaking responsibilidad yan. Pero ako po kasi, yun nga, napag-uusapan lang naman dahil nagtaptong ating trending stories. Di ba? If ever kasi, wala nga kaming mga bar. Mga communication. Mga board exams. Correct. Mga civil service extra lang yan. Katotosin, di ba? Para makapag-work ka sa government. Pero, kung yun nga, kung mabibigyan ako ng chance, parang gusto ko rin mag-take ng mga ganun. Oo. Parang challenging siya, no? Correct. Kasi lalo natin, hindi pa natin, ano ngayon, genre. Yung type ng ganyang work. Siguro, mabibilib talaga tayo dun sa mga taong talagang kahit ilang take na yung pinagdaanan nila, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa para mag-take ulit, di ba? Nakakatawa. Pero ako kasi, mabilis akong parang ma-down regarding sa mga exam. Pero as much as possible, gagawin mo yung best mo para nga dito. Pero hindi mo kakayanin. Mag-jowa lang naman sila. Oo. Hindi naman masyadong kasi hindi mo sasabihin, ay, nagkopyahan, nagturuan ng turo. Oo, kasi magkaiba silang level. Like, magkaiba yung exams nila. Oo. Secondary at saka elementary level. Uh-oh. Kumbaga, upgraded yung secondary kasi, syempre, high school yung mga kukunan. Pero kung totoo siya, yun, magkaiba talaga yung ano nila, yung pinag-aaralan. Totoo. Oo, pala yung education. Mm-mm. Pero iba eh. Sana lang talaga magtagal kayo. Sana kaya nila. Sige. Okay. Pero hindi naman natin inaano kung ano, di ba? Pero sabi dito, partner, parehong nagtapos si Nilias at si Hontilia sa Compostela Valley State College. Wow. Tunay ngang nakakabilib ang husay at galing na ipinamalas ng magkasintahan. Feeling ko magkaklase talaga sila. Kasi di ba yung mga unang years. Hindi sila magkaklase. Wala ka pang ano. Parehas lang sila na education yung kinukuha. Pero yung level ng education na kinukuha nila is magkaiba. Secondary at elementary. Kasi, may ganun kasi eh. Sa hindi ko kasi alam kung sa school. Oo. Pero sa school kasi namin, pag first year, second year ka, general education. Baka nga ganun. Oo. Tapos, kukunin mo kasi yung major. Kasi kung magkaklase sila, pareha silang top 1 dun sa magkaibang level. Baka ito lang siguro, baka secondary at saka elementary level, magkaiba yung ano. Oo, nag-iba silang major. Pero yun major, tama ang tawag dun. Siguro yun yung ano. Paki-educate nga kami. Oo. Kasi medyo hindi naman talaga nating line yung ganitong ano. Mga usapin. Oo. De, pero yun nga. Pero ang galing nito, talagang kahama. Kasi merong gen ed, actually. Oo, yung parang lahat. Tapos kasi kami, sa Saints ko nga, oo. Kapag third year college ka, dun ka pipili na ng track, dun na kayo mag-iiba-iba. Siguro yan, kung meron dyan primary education, secondary, yung mga ganun, siguro dun na naghihiwa-hiwa. Pero may posibilidad na baka nagkakilala sila dahil magkaklase sila. Oo, may posibilidad na high school pa lang sila, mag-jowa na sila. I'm not sure. Sana all. Wala ka kwento.
Hindi, sorry. Medyo na nasamid lang po, no? Pero yun nga, nakakatuwa lang na sabi nga nila, di ba, parang magkasama sa hirap at ano, successful, mga ganun, di ba? May ganun eh, di ba? Na mga mag-jowa, tsaka mag-partner, na hindi lang siguro sila nagka-jowa dito sa college na to, nung high school, elementary. Kasi minsan iba, ganun eh. Oo, yung iba kasi iniisa, di ba? Ay, pag may boyfriend, girlfriend, distractions. Yan, totoo ako, yan. Mag-exam ka, may boyfriend ka, may girlfriend ka, kahit nga nag-aaral ka lang, di ba? Usually, ganun yung pananaw. Nako, yung pag-boyfriend, pag-girlfriend na yan, distraction yan, pag ikaw, hindi ka nakatapos, hindi naman siguro, hindi siguro. Hindi sa lahat hindi ng lahat. Bagay. Oo. Actually, ang gagawin mo dyan is, alamin mo yung priorities mo. Mm-hmm. At saka yung gusto mo talagang, ano, makamit na, ano, tagumpay. Kasi, kung gagawin mo, kung sinasabi nila na distraction yun, patunayan mo dun sa mga taong sinasabi yun sa'yo. Mm-hmm. Na hindi naman talaga distraction sila eh, di ba? Correct. At saka, yun nga, patunayan mo, in a way, nagawin mo na ipamukha mo sa kanila, na ay hindi, yung pag-boyfriend ko, pag-girlfriend ko, ginawa ko inspiration. Yan. Top one ako. hindi mo kinaya. Sorry, top one. Top one lang naman ako. At hindi lang. Dalawa kaming top one. Top one kami? Anong distraction? Distraction ko mukha. Kaya mo magkakaaway yun, ha? Tapos mag-aabogado ko. Imaginin mo. Be, okay na pala tayo dito. Okay na po pala for trending. Okay na pala kami dito. Pero nakakatuwa lang, no? Sana lahat ng tao, ganun yung mindset. Mindset ba? Mindset, di ba? At saka, congratulations din dun sa, ano, couple. Sa susunod, mag-ano tayo, mag-interview tayo. Regarding sa ganyang mga ano. Kasi nakakatuwa yung ganyan. Ano yung mapapayo nila tungkol sa ganito, ganyan, di ba? Kasi for sure, partner, hindi lang sila ang mga couple na nagtitik ng mga board na magkakasabay, di ba? Meron talaga yan. Tsaka nagtatap. Oo, tapos gusto ko rin kasi itanong. Ay, talagang itanong. Gusto ko rin kasi i-ano, kung paano sila, nagre-review ba sila together? Na tahimik lang sila, mag-iba yung minabasa nila. Kasi unlike kung pareho yung major nila or pareho yung study, na yung area nila. Talagang pwede kayo mag ano, magbatuhan ng exam. Oo, eto paano kayo nagtapon pareho? Oo, kaya antayin niyo po, antabayanan natin na if ever makukuha natin sila dito sa programang trending ngayon, ay malaking ano 'yon, malaking tulong sa marami din silang ma-share kung paano maabot yung ganung tagumpay, 'di ba? Makaka-inspire din sila ng mga kabataan. Pero partner, bago tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories ngayong gabi, ay bibigyang daan muna natin ng ilang paalala ng ating himpilan. Pagbabalik pa rin po ang trending ngayon. Trending ngayon. Trending ngayon. Muling nagbabalik ang programang Trending ngayon at kami pa rin ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Loxin. Ayan, partner, syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating mga trending at viral stories. Dahil maraming tayong baon for today's video. At ako na agad natin ang ating susunod na trending story. Ito na nga, Kimi the Golden Retriever. Kimi? Sorry, I love you, Kimi. Pero, ang nagsulat ni ito si Fremi, ah. Guwapong. Yes. Gabi, di ba? Pero Kimi talaga, ano, Kimi the Golden Retriever daw, to sabi ni Fremi. Eto na nga, sabi dito, umani ng atensyon ang cute na Golden Retriever. Wow. Na tila may nagpapahabol habang nasa bibig nito ang walis tambo ng helper sa kanilang silid kainan. Nakilala ang uploader na si Abby Abs. Tara. Wala ba yung Oo, Jai, kaya ba today? Sana okay lang tayo, Jai. Oo, hanggang 7 lang naman tayo, Jai. Hindi, love natin yan si Jai. Talaga ba? Ino-cry ko yan eh. Love ko yan. Ay, ang cute ng doggy oh! Ah, diba? Ay, pala yun. Ayun, oh, diba? Oh, sige. Kunin mo yan oh, hindi ko. Ang gulit naman. Kino mo yung tail niya, nakakatuwa. Kimi, akin na yung walis. Ayaw, habol. Habol ka ngayon, sis. Huwag ka na daw magwalis kasi. Tawa-tawa din naman yung helper. Nakikita ko pa rin sa sarili niya.
Ay, ang bilis na, oh. Makulit din tong Kimi na to. Ay, Kimi, ang kulit mo, ha? Ang cutie naman kasi ni Kimi, oh. Talagang inaano niya pa, eh, no? Talagang galo. Oh, alam ang galing, parang alam niya yung ano, no? Pag parang alam niya. Pag nung helper, pagal yung lakad niya. Yung punari magpapahabol. Oo. Oh, pag nakita niya bumilis, ayun na. Tapos yung tail niya, gumaganon pa. Ang sexy ng foot. Oo. Ang harot naman itong asong to. Ay, nako, Kimi. hindi na pinagwalis si ate mo, girl. Ito na nga, yun nga sa uploader. Hindi raw pangkaraniwan ang ginawa ng kanyang aso dahil madalas lang itong nakikipaglaro at mangulit sa mga taong ka-close nito. Dagdag pa ni Abby na nakasanayan na rin kalaunan ng aso ang pakikipagkulitan nito sa kanilang helper na kung ano ang hawak ng kanilang helper ay kukuhanin naman ito ni Kimi sabay itatakbo. Ang cute. Kaya pala. Hindi ko alam kung nagkaroon ng problema yung sa ano sa prompter kasi wala din dito sa screen natin. Oo, pero yun na nga, ano? Nakakatuwa to. Mm-mm. Kasi di ba kung iisipin mo yung mga aso, yung mga hindi yung aso, pero yung mga pets, no? Para talaga may sarili silang utak, may isip no? Sila. Ay, isip. May utak naman ito yung partner. Baka naman lahat. Charot. Isip nga, ay, kasi may sarili silang isip. Oh, lahat naman may utak, hindi lang lahat yung magamit. Oh. sa true lang po tayo. Charot. Parang may something. But anyway, totoo, may sarili silang may sarili silang isip pagdating sa ganyan. Kasi tingnan mo naman, hindi naman tama si yung ano uploader. Hindi karaniwan na ganito yung inaasta ng mga dog, 'di ba? Kaya nakakatuwa kasi naman yung helper nga daw, lahat na sanay itong si Kimi. Mm-hmm. Na yung helper kung ano hawak, siguro may hawak na walis, inabol mo ako, ha? Sige, maghabolan tayo dito, sis. Niya, tapos itatakbo. Ayan na, partner. So, umabot lang naman ng 50,000 reaction ng video na ibinhagi sa Facebook group na Golden Retriever Lovers. Ang cutie. Alam mo, yung mga ganyan talaga, nakakawala ng ano? Stress ba? Oo, stress. mga stress. Kasi ako lang, ako stress dahil. Sabi ko sa'yo dahil. Huwag kang ma-stress, sis. Ako sa'yo dyan, te. Ewan ko sa Gen T. Alam mo, gusto ko na pero alam mo, nakakatuwa yung ganyan na pampas, relieve your pamatanggal talaga ng stress yung maganyan. But anyway, eto partner, dahil nga at mahilig tayo sa mga make-up, sa mga make-up. 'Di ba? Yan. Eto na ang ating isa pang trending story. Pumukaw. Wow. Pumukaw. Galing na naman to kay Primi. Oh, yeah. Kay Primi. Oh, galing to kay Primi, ha? Primi. Anyway, pumukaw ngayon sa mga netizens ang inspiring journey ng tatlong magkakapatid sa pagiging business owner ng sticker, cosmetic at cookie shop. Ang sarap ng cookie mo, di ba? Di ba? Si Isha gumagawin ng cookie niya. Masarap ang cookie ni Isha, guys. Oh, yeah. Masarap talaga yung cookie niya. Anyway. Chocolate chip cookie ni Isha. Oo. Yun daw talaga yung title, ano? Ito ang cookie mo. Di ba? Oo. Pero eto na nga, partner. Ang cute naman na itong magkakapatid na to. Nakilala ang magkakapatid na sina Jamaica, Geneva, at Dennis Versales na dati ring mga regular full-time employee at nag-take ng risk na magsimula ng sarili nilang business. Wow! Ang panganay na si Jamaica ang may-ari ng papery kaya yata to. Kung di ako, baka kasi mamali ako ng pronunciation. Ano paprika. Paprika. Oo, paprika or paprika. Oh, something, ano ba yon? Anong business yon? Sticker shop. Baka paprika. Oo, kasi ganun. Paper stickers, ganon. Paprika shop o sticker shop ang nagsilbing inspirasyon at nagtulak upang simulan din ng kanyang dalawang kapatid ang sarili nilang business. Wow. Si Geneva na may-ari ng self-beauty shop, cosmetics at skincare. At Dennis Versales naman ay isang baker at may-ari ng Clento Cookie Shop. Wow!
Oo. Nakararanas din ang tatlong magkakapatid ng ups and downs sa kanilang negosyo bago nila narating ang tagumpay na matagal nilang pinaghirapan. Rumerenta sila ngayon ng two-story house na nagsilbing office studio na din. Wow! Uy, sabi, wait lang. Sabi kasi dito ni Sir Fortunato, bakit daw ako bulol? Sorry po. Medyo ano lang, medyo hindi lang namin alam kung paano i-pronounce ang tama yung ano, paprika or paprika. Oo. But anyway, para kasing pepper, 'di ba? Ganun yung pagkaka ano niya. Pero anyway, ayan, hindi po ako bulol. Hindi po ako bulol. Sabihin mo S. S. Yan. Yan nga po yung story. Nakaka-inspire yung ganitong mga story. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong magkakapatid na to, dati silang full-time employee. Ngayon, syempre pag full-time employee ka, every month or every quincenas katapusan, talagang may ina-expect ka na sahod. Pero na-realize nila na, ay, what if kaya gumawa tayo ng sarili nating business? Tayo naman yung mag-provide. Diba? Nakakatuwa lang na, na ganito yung mindset nilang magkakapatid. Kapatid na nagtulungan pa sila at iba't iba yung shop nila. Diba? Actually, ano nga eh, partner, maganda talaga yung may business. Mm-hmm. Ako wala, pero nangangarap ako ngayon, nag-iisip-isip ako. Oo, kasi diba? Hindi, dati diba, i-share mo nga yun. Ayoko. Ayaw mo. Hindi, okay lang. Hindi, pero yun nga, nag-iisip ako kasi ng business kasi parang para sa akin sa nakikita ko, walang ibang magandang business kundi anything related sa food. Oo, totoo kasi yan. Lahat ng tao nagko-consume ng food. Mm-hmm. Ngayon, tatry nila first time, masarapan sila, oh, okay, babalik yan. Okay. Marerefer yan, di ba? Ganon yung mm-hmm. style noon. Tapos, wala kang lugi kasi ikaw mismo pwede mo i-consume yun. Mm-hmm. Di ba? So, inaisip ko ganon yung business. Maganda, mm-hmm. Which is maganda, di ba? Kasi sa totoo lang, pag kung iisipin mo tayo, sure tayo na meron tayong mga, lahat ng nagtatrabaho, mm-hmm. sure na meron ka ng 10 or 20, mm-hmm. meron ka ng quincenas katapusan. Na sahod. Pero kasi ang nangyayari sa atin, ng mga nagtatrabaho, naging in the heart of business tayo, kasi nandiyan daw po si Mama Ro. Sorry Mama Ro kung mali ako ha. Hindi, pero ito na po. Ano, kasi di ba pagka may, katupag tayo sumusweldo, nagiging parang cycle lang. Mm-hmm. Yung sisweldohin natin, for example. Iyan natin sa bills. Sa akin, ano lang siya, iikot lang siya. 'Di ba? Hihintayin natin sweldo natin kasi ibabayad natin sa ganito hanggang mm-hmm. hihintayin na naman natin susunod na sweldo, cycle. Mm-hmm. Unlike kung meron ka kasi na business, yun mismo napapaikot. At saka dapat pag pumasok ka din sa business kasi yung ate ko po entrep yung natapos entrep niya. Ngayon, pag sa business pala kailangan yung location maganda, mm-hmm. yung although ngayon pwede na siyang i-online shop, di ba? Yun ang maganda ngayon. Sa panahon ngayon na pwede niyo nang pasukin din yung online shopping, di ba? Kasi meron na tayong mga app, di ba? Shopping online shopping app, something ganyan. Tapos yun naman, yung business ko naman kasi na yun, yung ano, talagang kasi parang iniisip ko nung pag-uwi ko nga ng Pilipinas, parang ano ba magandang gawin? Doon matagal ko na siyang gusto. Sabi ko kasi passion ko naman ang makeup eh, ganito, ganyan. Sabi ko, sige, since pag-uwi ko dito, kahit papano, meron naman akong pera ng konti. Mm-hmm. And sabi ko, sige, try ko lang. Tapos may kakilala naman ako na nagagawa naman ng ganun. Kaya lang, ang disadvantage nun, sa ibang bansa mo pinano, 'di ba? Oo, yung unang batch. Kaya diba? Mabigat. Pero ang nangyari kasi okay mm-hmm. siya kasi maganda yung product ganyan. Oo, yun lang talaga, you know. Kasi lalo na pagkagamit or anything na related sa ano, beauty products or sa kahit nga pagkain eh, mm-hmm. kapag maganda yung quality at masarap yung pagkain na pinagbilhan mo, mayuulit at uulit diyan. Totoo 'yan kasi yung restaurant ng tita ko dati, mm-hmm. yung mommy ko yung cook, talagang binabalikan kami. Diba? Kaya lang kulang lang sa tao at saka yung manage, yung pag-manage ng ano, hindi lang siya basta-basta, ay gusto kong mag-open. Mag-open tayo ng ganitong shop. Mag-open tayo ng ganito. Pero hindi. Dapat talaga pinagpaplanuhan. Alamin mo yung pros and cons. At alamin mo din kung paano mo papaikutin yung pera doon sa ano mo. Hindi ka lang labas ng labas dyan eh. Diba? Correct. Yun nga. So, ang nangyari kasi doon, yun nga, inuna ko muna yung sa friend ko na kakilala ko. Sabi ko, sige, try lang. Kasi mura lang yung ano nun. Dahil parang nakisabay lang ako sa pa-box niya pa dito.
So, sabi ko, sige, ano mo, sabay mo, ganyan, ganyan. Tapos, ito na, nung pagdating dito, okay. Okay talaga lahat. Talagang inalok ko siya. Mm-mm. Yung way na hindi lang pinost mo, ganyan. Inano ko, alok in a way na inisa-isa ko yung friends ko. Uy, baka gusto mo itong try. Maganda siya, sabi ko, ginagamit ko. Mm-hmm. Kasi pag kilala mo ko, alam mo naman makeup akong tao. Mm-hmm. So, hindi ako gagamit basta ng something na ikakay. Ipapahiya mo yung sarili mo. Totoo. So, yun. Tapos, nung nakita nila, ang ganda. Mm-hmm. Ngayon, nagkaroon somehow ng demand yun. Hindi siya naging sobrang, hindi siya malaki. Doon sa Instagram, umabot siya ng parang 600 follows, ganun. Ganun lang. Mm-hmm. Kaso nga, nung time na nakulang na konti na lang, nag-aano ko, nagkikwenta ako. Parang hindi ko na feel yung ano. Yung po may pumasok na ako. Kasi meron yan, ano eh, nilabas mo, tapos yung nilabas mo, yung kinita mo, at kung magkano yung lahat na ano mo, na ano yun, tawag nito, nilaan mo. Di ba? Kasi pag wala kang kinita doon sa mga nilabas mo, or wala, kahit konti ha, kung walang kinita, yung nilabas mong pera, parang nasayang lang din. Correct. Di ba? Tapos nag-try ako na parang, sige, ano lang, pang sa akin lang. Sabi ko, tatry ko dito sa Pilipinas. Kasi mayroon din naman kaso nung tinry ko, iba yung ano. Iba talaga yung quality, iba yung quality. Oo. So sabi ko, di magiging, ang magiging problema mo na dyan, yung quality dun sa pinagkuhaan mo sa ibang bansa, at saka dito sa Pilipinas, hindi talaga siya, pag hindi parehas yung quality na kuha mo, na ina-expect mo dito, hindi talaga, hindi sasabihin nila na, ay, nag-iba yung quality na. Yung mga nagtry na ng makeup, na nagandahan talaga, kasi talaga may mga feedback ako, talaga, no? Actually, di ba kasi binigyan niya rin ako. Kaya talaga masasabi ko na, wow. Yung mga nagfe-feedback talaga sabi, uy, hindi ko ina-expect. Kasi sabi niya, akala ko ano lang, ganyan-ganyan. Kinemerot lang. Oo, na parang M&M lang. Mm-hmm. Parang yung mga, yung parang nauuso kasi noon, yung rebrand. Mm-hmm. Sabi ko, sabi niya, akala ko ganun lang, grabe, pigmented yung ganito, yung ganyan. Sabi ko, oo, ganyan-ganyan. So, nung nakita ko yung dito, nung kinompare ko yung dito, sabi matte daw. Tapos pagkita ko, hindi siya matte. So, oo. Ang lungkot. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, nakakahiya. Mas maganda na, kung hindi ko na kaya, hindi ko na lang itutuloy. Oo. Kesa ipipilit ko na ituloy, tapos lalo akong zero dun sa business na totoo. Yun. Totoo. Diba? Tsaka kung talagang alam mo, pag nagpapatayo talaga ng sariling shop or sariling cosmetics, food, or anything na shop, kailangan mo talagang alamin muna yung mga ganyang bagay, no? Correct. Pagpapasok ka sa business. Mm-hmm. Tsaka hindi talaga basta-basta. Mm-hmm. Ngayon, kung ano, pero nakakatuwa itong magkakapatid na to, na talagang nag-take sila ng risk. Although may ups and downs, hindi talaga mawawala yun eh. Makaka-encounter ka talaga yung noon. Yung business talaga, magsa-start ka talaga from scratch. May true. Kaba ka talaga. Dahil bago ka makatanggap, naglalabas ka muna eh. Oo. Diba? Oo. Pero, ang maganda doon, once naman na mag-boom yung product na yun, wala kang problema. Correct. Kasi ongoing process. Correct. Na yung mangyayari. Kaya, kung gusto nyo pong magpatayo ng sariling shop, alamin nyo muna yung mga magiging pros and cons, advantage, disadvantage, or kung paano magpatakbo ng sariling shop. Mm-hmm. Kasi, kung hindi nyo po alam yung mga bagay na basic, lalo sa pagpapatayo ng sariling business, hindi po magiging successful yung business na yun. Kaya, dapat talaga, pag-aralan mo mabuti. Buti, alamin mo talaga lahat ng bagay na related dun sa ano, hindi lang porket passion mo, papasukin mo. Correct. Diba? Kailangan mo rin dyan ng mga advisor na talagang alam nila. May alam, doon sa diba? Mo, doon sa papasukin. True. Mo. Hindi ka lang, dependent ako. Hindi ganun. Hindi alam ko to, kasi passion ko to. Nako, Jaya. Charot. Kasi naku-call out ako lagi ni Jay sa mga ginagawa ko. Passion mo lang naman yan eh. Hindi. Actually, hindi siya ganun eh. Kahit passion mo, kung hindi naman ganun ka-successful din yung ano mo, yung gagawin mo, hindi talaga siya mag-boom. Correct. Ngayon, kailangan mo rin talaga ng advisor ng ibang tao na mas maalam dun sa business na gagawin mo. Diba? Wala naman masamang magtanong. Correct. Kung may, ano ba neto? Kung may, may, diba? Hindi kasi pwede, diba? Dahil, ano, baka, gusto nila, bakit hindi? Oo. Kaya, ganun talaga, may ups and downs kayo na ma-encounter. Mm-hmm. Pero at the same time, kung hindi naman kayo din magte-take ng risk, hindi nyo malalaman kung magsasucceed o hindi.
Correct. Diba? Kaya ganun lang tayo. Ang buhay ay gulong yan. Paikot-ikot lang. Ikot. Charis. Under weather lang. Charis, hindi. Oo, kasi meron totoo na yan, diba? Talaga nag-i-invest ng magkano. Hindi nagsasucceed. Oo. At meron din na lulugi, na babankrap sa mga ganyan. Oo, hindi. Meron naman mga tao, nakasya siyang pera nila. Tinaya pa nila. Kunwari, tayarin niyang negosyo eh. Parang sugal din eh, diba? Ngayon, kasya siyang pera nila. Itinaya nila sa negosyo, doon naman nag-succeed kasi last na yon. Oo. Yung iba naman depende yan eh. Talagang yung fortune eh, diba? Nasa wala yan sa ano, nasa sariling kamay niyo yan kung paano niyo pa ano pa gagawing successful o hindi, di ba? Pero anyway, dahil maubusan na tayo ng oras, ay puntahan muna natin ang ating verse of the day. Verse of the day, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan ko, ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Mula po yan sa 1 Corinto chapter 13, verse 3. Yan ang ating verse of the day. Ayan, inabutan na tayo ng oras, partner. Pero muli, maraming salamat po ha. Sana nagustuhan nyo yung ano namin, trending na tinalakay ngayong gabi. Pero wag kayong mag-alala. Hindi tayo natatapos dito dahil bukas ulit, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, huwag nyong kakalimutan ang programa namin ni partner, Trending Ngayon. Pero papasalamatan muna namin, hindi yan mahuhuli sa ating listahan. Ang gwapong-gwapo at poging-pogi talaga naman. Ang bias sa lahat ng bias, ang ating engineer ngayon, si Engineer Fred Belamala. Wow, talaga sariling buhat. At nandiyan din ang ating social media writers na sina Kim Gomez at Jai Rojas. Ating communication assistants na sina Maika Seriaca Cervantes, Isha Panlilio at si Joanne Punay. At syempre, hindi mawawala dyan ay isa pang gwapong-gwapo talaga naman dito ng mga ka-age ni Sir Fred. Yan si Engineer Jeric Barreto. Ayan. Muli, maraming salamat po sa pagtutok nyo at pag-antabay lagi dito sa programang Trending Ngayon. Kami pa rin ang inyong ka-trending at nakasama ngayong gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Susunod na ang programang Radyo Klinika kasama si Miss Marupa Hati Sarne. Bye! Trending Ngayon!